Magandang umaga, mga bata! Sa nakalipas nating aralin, nalaman mo ang mga gampanin ng bawat kasapi ng pamilya. Sa pagkakataong ito, atin namang pag-aralan ang mga pangyayari sa buhay ng ating sariling pamilya. Ang bawat pamilya ay may mga kwento na natatangi at maipagmamalaki. Ang pagpapakilala sa iyong pinagmulan ay paraan upang malaman kung sino ka at ang mga kasama mo sa iyong pamilya. Naaalala mo ba ang mga katangi-tanging kwento ng iyong pamilya? Sa larawang ito, ano ang iyong naaalala? Ano ang mga naaalala mong pangyayari habang kayo ay kumakain ng sabay-sabay ng iyong pamilya? Sa larawang ito, ano ang iyong nakikita? Birthday o kaarawan? Naaalala mo ba nung birthday mo? Ano ang mga naganap? Ano ang mga pangyayari na iyong naaalala? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang mapapahalagahan mo ang mga kwento ng iyong sariling pamilya. Sa pagkakataong ito, ating isa-isahin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng sariling pamilya. Pagsilang. Ang pagsilang ay araw ng iyong kapanganakan. Ikaw, naaalala mo ba kung kailan ang araw ng iyong kapanganakan? Sabihin mo nga. Magaling! Binyag. Naaalala mo ba kung kailan ka bininyagan? At kung saan ka bininyagan? Pagdiriwang ng kaarawan. Ang pagdiriwang ng kaarawan ay isang mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Kung saan si nanay at si tatay ay naghahanda upang gunitain at pasalamatan ang Panginoon sa bagong taon ay dinagdag sa iyong buhay. Unang araw sa pagpasok sa paaralan. Isa din ito sa mahalagang pangyayari sa iyong buhay. Naaalala mo ba ang unang pagpasok mo sa iyong paaralan? Dito nagsimula na tayo ay magkaroon ng maraming kaibigan. Dito din kung saan tayo ay naglalaro at umaawit kasama ang ating guro. Pagsisimba. Tuwing Linggo, tayo ay nagsisimba kasama ang ating buong pamilya. Pagdiriwang ng Pasko. Marami ka bang napamaskuhan o mga natanggap na regalo? Ikaw, ano ang iyong naaalala tuwing sasapit ang araw ng Pasko? Ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Pagdiriwang ng bagong taon. Ano ang iyong naaalala na pangyayari noong bagong taon? Tumalun ka ba noong bagong taon? Marami ba kayong handa? Ilan lamang ito sa mga mahalagang pangyayari sa iyong buhay kasama ang iyong pamilya. Gawin natin! Gumawa ng family tree sa iyong kwaderno. Maghanap ng mga larawan ng iyong pamilya. Kung walang larawan, maaari mo itong iguhit. Isulat kung sino-sino ang mga nasa larawan ng family tree. Sa pamamagitan ng family tree o talaang kanan, malinaw na may papakita sa lahat ang kasapi ng iyong pamilya kung ito ba ay marami o kaunti. Sa pamamagitan din nito, malalaman mo ang pinagmulan ng isang pamilya. Maisa sa larawan mo din ang kasapi ng pamilya at ang ugnayan ng bawat isa. Gawin natin! Mula sa mga larawang ito, pumili ng apat. Gumawa ng isang timeline. Pagsunod-sunurin ang mga napiling larawan ayon sa kwento ng inyong pamilya. Ang timeline o guhit panahon ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa iyong buhay. Gamit ang timeline na ito, isulat ang mahalagang pangyayari kasama ang iyong pamilya noong mga nakaraang linggo. Sa pagkakataong ito, basahin natin ng sabay-sabay ang maiksing kwento. Ito ay halaw mula sa kwento ni Jay Lopo. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating ng COVID-19. Tinawag na itong pandemya sapagkat naapektuhan nito ang halos lahat ng bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, libo-libong tao na ang nagkakasakit dahil dito.
Isang araw, ipinaliwanag ni Aling Marilyn ang ilang mga pagbabago sa nakagawian ng pamilya. Hindi na sila pinapayagang lumabas. Sa loob na lamang ng bahay pwedeng maglaro. Bago ito, dapat ay tapos na silang maligo. Nakapagsuot na rin dapat ng malinis na damit. Kailangan tapos na rin basahin ang mga aralin. Pinaghuhugas sila ng kamay ng mas madalas kaysa dati, lalo na bagong kumain. Tinitingnan ng nanay nila kung tama nila itong ginagawa. Tumutulong si Mal sa Ate Kate niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pinupunasan din nila ang mesa ng basahang may sabon upang hindi ito dapuan ng langaw. Pinaghihiwalay din nila ang basurang nabubulok at hindi nabubulok. Ito ay halaw mula sa kwento ni Jay Lopo. Sagutin natin! Bakit kinausap ni Aling Marilyn si Mal at ang kanyang mga kapatid? May mga pagbabago din bang ipinatupad sa inyo sa bahay dahil sa COVID-19? Ano-ano ang mga pagbabagong ito? Tandaan, ang bawat pamilya ay may mga kwento na natatangi at may pagmamalaki. Nabubuo ang lahat ng ito ayon sa mga ginagawa ng pamilya. Ang mahalaga, ang mga pangyayaring ito ay hindi mo malilimutan. Ito ay bahagi ng iyong buhay hanggang sa iyong paglaki. Hanggang sa muli!